Ulas. Itong mga dahilan kung bakit minsan nagkukos ng aksidente. Kasi tumitigas yung wiper blades. Ayan guys. Ay naka nag-build up na naman ng snow. Lininis ko yung aking ano, wiper blades kahit na magpagpa ano tayo ng winter ano niya, fluid, windshield fluid, hindi mo pa rin matatanggal yan. Yung basag oh. Hanggang doon. Snow storm in effect in Minnesota. Good morning. Ayan. At ang current location natin dito tayo sa St. Cloud, Minnesota. Mayroong ano guys, mayroong storm warning o storm warning in effect ngayon dito sa province of Minnesota. Akala ko tapos na ang snow, hindi pa pala. Ito, bababain ko lang kasi tumigas na naman yung snow dito sa windshield wiper ko. Hindi niya kayang alisin yung ano dito minsan eh, kaya pagka tumatakbo ko nagi-snow pagka umano yung wiper, may mga ano rito na hindi niya kayang linisin. Katulad nito oh. Yan. Kumbaga hindi siya plain na malilinis, di tulad sa kabila na alinis yung ano. So, makita mo yung ano niya na, yung nag-build up na matigas na snow na yan. Di siyempre yung blade niya, itong banda na to, itong ano na to, umangat. So, hindi natin maano. Kaya bababain ko doon at lilinisin ko yung wiper. Okay, let's go. Yes! Okay. Saglitin lang natin. Tapos asa na ba yung aking ano? Oh, ito. Bilisan lang natin. Ay, di pa pala tapos ang snow. Hindi pa pala tapos ang snowan, guys. Oh, ito katulad dito. Pati ito, tigas na. Ben. Ano ba yan? Dahan-dahan lang at baka mamaya maapakan natin yung mga bagay na hindi natin dapat maapakan sa makina ng truck. Obvio. Ito yun eh oh. Tumigas, hindi niya kayang kuskusin. Pag malamig kasi nag-wind alright, yung pagkaganyan yung windshield niya kasi kapag hinangin yan yung patak na yan, siyempre sa loob ng truck malamig, gawa nga ng merong ano doon, may heater doon. I mean, doon sa loob ng truck mainit, may heater doon. Sa labas naman malamig, kaya kapag tumama yung ano na yan at nadanan ng storm yung wind na ano, yung wind windshield na proprosen yung mga yan. Alright,
ganyan ulit para pagka ano eh, eh basag na naman, tumama kasi. Sa kabila tayo. Yeah! Oh, right. Dandan lang. Okay, so alright. Puno pa yung aking ano rito. Filter ng aking fuel, oh, ayan pa. Ayan pa yung ano nyo. Ayan. Tapos ang ating ano, coolant nasa max pa. Maganda-ganda pa. Wow. Okay, din ulit natin sa side na to. Ah. Oops, ya. Yeah. Close naman. Madulas. Itong mga dahilan kung bakit minsan nagkukos ng aksidente. Kasi tumitigas yung wiper blades. Alright. Tapos hindi na yan makakuskos ng snow. Buti sana kung tubig lang yan, okay lang yan. Kung tubig, kayang-kaya niya yan. Pero ito, snow eh. Tumitigas sa one, ano eh. Ano? Ay, nako. Ano, basag oh. Hanggang doon. Wala, kaya kapag ka magpapa-ano ako, magpapa-ano naman tayo, magpapa-safety na naman tayo, papapalitan ko na naman itong aking ano, itong aking salamin na yan. Ay, dandan lang. Ba tayo yung aksidente, madulas tayo. Okay. Alright, so far wala akong nakikita hindi maganda sa engine. Sarado na muna natin kay medyo nag-i-snow, ayokong manon yung aking makina. Okay. Oh. Okay lang yan kasi araw naman. Alright, start natin, tapos ikutan ko ang truck. Okay, siyempre yung temperature 39 ang currently box. 30 yung guys, 40 ang sipoy. Ilaw sa taas. Marami na naman ang truck oh. Ay. Ilaw, check natin ang gasolina. Tignan natin. Baka mamaya maubusan na ng gasolina. Puno pa sa likod. Oh. Snowstorm in effect in Minnesota, sabi. Wow! Ilaw sa taas. Maraming timbang po kasi. Ayun, meron pang seal. Ayan. So far, wala akong nakikita hindi maganda, guys. Okay. So, lalarga na tayo. Para di tayo abutan ng gabi. Snow storm in effect, sabi nila. Yun nga yung nakakita ko eh sa ano, sa alright, sa ano dyan, sa warning sign dyan sa karsada. Snow storm in effect. Let's go, guys. Yan guys oh. Winter in effect. Winter snow in effect.
Ay, nako. Daming mga sign dito, ha? Kaya kapag ano, watch out tayo sa sign, guys. Yes! Hindi siya masyadong maano, pero windy, mahangin eh. Mahangin, nagahangin-hangin. Kaya hindi ako masyadong makapagpatakbo ng mabilis. Nagkalat ang sign ng narito. Snowstorm in effect. Pero so far naman, mula nung nag-start tayo mag-drive, wala pa naman akong nakikitang ano. Wala pa akong nakikitang accident ng mga truck. Pero may mga nadaanan na akong mga maliliit na sasakyan paganina na nasa ditch at saka na accident eh. Kaya ingat-ingat lang, daan-daan lang. Kaya yung mga pupunta dito sa Midwest ng mga tropang truck driver dito sa Canada at America, ingat kayo. Winter snow and effect. Sana doon sa Bandarod, pagkalagpas ko ng Minnesota, wala magiging issue, wala magiging problema na. Sana ma, sana yung mabago yung weather condition, kasi andito tayo sa Minnesota right now, guys. Sana sa Wisconsin, okay. Ayan yung mga sign, guys, oh. Pay attention tayo sa mga sign, ha. Ayan, oh. Tutukan ko yung ano. Ano bang sabi dyan? Sign na yan. Winter storm warning in effect. Yan, oh. Delikado. Nagkalat ang sign. Kaya ingat sa drive. Be aware, guys. Nag-hazard na yung truck na nasa harapan ko, ibig sabihin slow down. Guys, ay naka nag build up na naman ng snow. Ay no, lininis ko yung aking windshield wiper blades. Kahit na windshield fluid, hindi mo pa rin matatanggal yun. Kahit anong gawin mo, kahit mo, lalo tuloy akong walang makita. Continue on I-694. Blurry. Saktong-sakto pa naman talaga dito sa ating view. Sa in my eyes, yung ganyang klase. At ang leg dyan sa kabila. Mas malinaw doon sa right side ko, doon sa passenger side ko. Minsan nakakainis din minsan kapag ganito sistema, sitwasyon eh. O, katulad ito, o. Ay, nako. But anyway, hihinto ako dito sa may ano na naman.
truck stop dito sa gasolinahan, magpagasolina ako, talilinisin ko yan upang sa ganun eh maliwanag yung paningin natin sa karsada. Alright you guys, ayan, malapit na tayo sa state border ng Wisconsin. Pero parehas pa rin, ganito pa rin yung ano, windy at saka may mga snow at medyo matraffic, maraming mga sasakyan sa harapan, kaya mahirap pagmatulin at pagmabilis, mahirap mag-speed up. Alright guys, ayan, magpagasolina muna tayo rito sa Flying J Robert, Wisconsin. Tapos linisin ko, tanggalin ko na naman yung na-build up na ano na yan. Hindi siya masyadong may snow pero windy. At saka may mga sign na ano talaga, na pay attention sa karsada. Gawa nga ng 300 feet, arrive at Flying J. Winter storm. Masyadong ano, hindi masyadong busy ang gasolinaan. Let's go. Saan ka? Okay, diyan ka. Dito ako sa kabila. Turn right on 17th Avenue, then take the second right. Okay. Full tank tayo rito. Mag full tank. Yes! Off muna sa red natin guys. Okay. Cards to earn points yan. Tapos kailangan natin to para mapuna o malinis naman. Sa kabila. Woohoo. Sa kabila. May kababayang Pinar, is kababayang Pinar. Kababayang Pinar. Kung maabot ko, malilinis ko yan. Boy, malilinis. Linis. Yun. Yeah.
rin natin. Tire check, tire check. Okay. Oh, palinis. Ito ang importante rito, guys. Itong ilaw dapat malinis to para makita na makita tayo lagi. Maganda, maganda. All right. Kabila. All right. 600 US pa to, ah. Okay. What you guys? Ayan. Inabot tayo ng ito, 624 US. Tapos 156 gallon yung laman ng naikarga natin. And kung i-convert mo sa Canadian yan, abot na naman, kumbaga sa ano, kulang 1,000 Canadian dollar na naman yung ano, yung naipagas natin. Ayan. Pero lahat yung magagawa, ganyan talaga. Eh, malayuan ang mga takbuhan natin eh. Umaabot ng mga ano eh, sa isang araw, kung talagang kailangan mo mag-drive, aabot ka ng mga 1,100 kilometer, ah, or more, depende kung gaano ka bilis yung ano mo, yung truck mo. Si isang truck ko naman eh, gabon lang ako ng 105 kilometer per hour. So bale, ang may da-drive ko maximum within my driving hours limit is ano lang, let's say 1,250 kilometer a day kung talagang kailangan ko mag-drive ng 13 hours, kasi base yung driving mo sa oras ng state or lugar kung nasaan ka. Kung sa Canada ka, 13 hours maximum driving. Pag sa US ka, 11 hours maximum driving. But anyway guys, ayan, nalinisan ko na itong ano na naman natin, itong windshield natin, yung wiper,
okay naman, oh, kumbaga sa ano, maayos na naman siya. Ayan. At syempre dahil nga sa bagyo na ito, kaya mag-focus muna ako sa pagda-drive. Kaya kayo din guys, lagi kayong mag-ingat. At you know, magpapasalamat ulit ako sa inyo. Sa inyo walang sawang panonood sa video vlog nila. And guys, kapag nagustuhan nyo natin itong video natin ito, itong video vlog natin ito, ayan, thank you kung may share natin. Once again, it's Lakay Tracker here guys. Thank you for watching. Bye bye. Peace out. Lakay Pinoy Tracker.